Gagawa tayo ng custard cream buns! Hello mga Palalabs! Palalabs natin sa Pinas at sa ibang bansa. Kamusta na po kayo? Lagi po sana kayo nasa maayos na kaligayan. At sa ating mga bayaning OFW, saan mang sulok po kayo ng ating mundo, saludong-saludo po kami sa inyo. Mag-ingat po kayong palagi! Isa na naman pong masarap na recipe ang ating gagawin ngayon. Sigurado akong papatok po ito, lalong-lalo na sa ating mga chikiting. Tara na at umpisahan na po natin ang paggawa nito. Sa isang mixing bowl o kahit anong lalagyan, maglagay po tayo ng 1/3 cup of water. Then, lagyan din po natin ito ng isang pirasong itlog. Kagaya ng aking laging sinasabi, huwag po natin diretsyong babasagin ang ating itlog sa ating mixture. Maglagay na rin po tayo ng 1/4 cup of sugar. At imix na po natin itong mabuti. Sa mga nagtatanong nga po pala about sa ating costing, tapusin niyo po hanggang dulo ang ating mga recipe dahil doon niyo po malalaman ang lahat ng ating ginastos at ng posible nating maging kita. Maglalagay na rin po tayo ng 2 cups of all-purpose flour. Pwede po kayong gumamit ng bread flour dito. Maglagay na rin po tayo ng 1/2 cup or 33 grams ng powdered milk. Kahit anong brand po ay pwede. Isunod na natin ilagay ang ating 2 teaspoon of yeast. About nga po pala sa ating ginagamit na yeast, heto po ang brand na aking nabibili. Kagaya ng nakikita nyo, ang nakalagay po rito ay instant dry yeast. Hindi na po ito kailangan pang ipabloom, kaya diretso na po natin nilalagay sa ating mixture. Sa storage naman po nito, inilalagay ko lang po ito sa isang airtight container. Huwag po natin itong kalimutang lagyan ng label at ng expiration date. Bumili nga po pala ako ng per kilo lang ng margarine sa ating palengke. 20 pesos lang po, 1/4 kilo na. Napakadami na po nito. Nang sa ganon, masubukan ko po kung pwede naman po ito sa ating mga recipe para po mas mura ang ating magiging costing. Maglagay lang po tayo nito sa ating recipe ngayon ng 2 tablespoons ng margarine. Pwede rin pong gumamit ng butter. Then, imix na po nating mabuti. Mga Palalabs, you can join us nga po pala sa ating Facebook page or just click the link below sa ating description box. Idadirect na po kayo nito sa ating Facebook page. Then, maglagay naman po tayo ng 1/8 teaspoon of salt. Kung mapapansin nyo, late na po nating nilagay ang salt. Nang sa ganon, hindi po nito maapektuhan ang ating yeast. Kapag nahihirapan na po tayong maghalo gamit ang ating spatula o kung ano man po yung ginamit nating panghalo, ito na ang indikasyon para ito na ay ating gamitan ng kamay. Pwede pong gumamit ng plastic gloves, pero kung wala naman po kayo nito, maghugas lang po tayong mabuti ng ating mga kamay. Then, masahin lang po natin itong mabuti hanggang sa mag-well combine at maging smooth ang ating dough. Mga Palalabs, palambing naman po. Please, pakilike and share po itong ating video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please pasubscribe naman po and click nyo na rin ang bell button para lagi po kayong updated sa tuwing ako ay nag-upload ng mga bagong video. Pansinin nyo po ang ating mixing bowl. Nalilinis po ito ng ating dough. By the way po, ang tamang mixture ng ating dough ay hindi sobrang dry ha. Dapat po medyo malagkit-lagkit pa ito.
Para mas madali nyo nga po pala itong mapasmooth, pwede nyo po itong ihampas ng 7 hanggang 10 beses na kagaya ng ginagawa ko. Pansinin nyo po ngayon ang ating dough, o diba, mas kuminis na siya. Lagyan lang po natin ng kaunting oil ang ating dough. Ganun na rin po ang ating mixing bowl. Nilalagyan po natin ito ng oil nang sa ganon, hindi naman po ito maging sobrang dry. Dahil paaalasahin na po natin ito ng isang oras. Para mas maganda nga po pala ang pag-alsa ng ating tinapay, ilagay nyo po ito sa mainit na parte sa loob po ha ng inyong bahay. Then after 1 hour, i-check na po natin ang ating pinapaalsang dough. O diba, dumoble na po ang size kumpara po kanina. Napakaganda po ng pag-alsa niya. Kunin na po natin ito at ilalagay na natin sa ating dough mat. By the way po, itong ating dough mat, itong pink po na ating pinagmamasahan ngayon, ay binili ko lang din po online sa Lazada po ng 200 plus. Pagmamasa, itong parte lang po ng ating kamay ang ating gagamitin. Napakadali lang pong gawin, di ba? Mamasahin na lang po natin ito ng 3 to 5 minutes. Nang sa ganon, mas maging smooth ito. Ngayon naman po ay kakat na natin ang ating dough. Bali, hahatiin ko po ito sa 8. Ito rin po palang timbangan ay nabili ko sa Lazada. Para po sa exact presyo nitong ating timbangan, ilalagay ko po sa description box at sa taas yung link kung saan po ginawan ko po ito ng video. Hinati ko lang po muna ito sa 55 grams. Nung may natira pa pong dough, dinistribute ko po ito sa ating mga cut dough. Bali, ang nagawa po nating mga dough ay 58 grams na. Mga palalabs, kung wala po kayong timbangan, huwag po kayong mag-worry ha. Pwede nyo muna itong tansya-tansyahin. Then, kapag nagkabenta na po kayo at medyo nakaipon-ipon na, pwede nyo na po itong bilhin. Nang sa ganon, may magamit na kayo at mas accurate ang sukat. Bilugin lang po natin ang ating mga nahiwang dough. At ilagay lang po natin ito sa isang tray na nilagyan lang po natin ng parchment paper. Then i-rest po uli natin ito ng 20 minutes. Kung wala naman po kayong parchment paper, i-crease nyo lang po ng kaunti. Habang nire-rest natin ang ating dough, gawin po muna natin ang ating masarap na custard cream. Sa isang malinis na kawali, maglagay po tayo ng 1 cup of milk at ng 1/3 cup ng condensed milk. Kahit anong brand po ay pwede nyong gamitin ha! Maglagay na rin po tayo ng 1 tablespoon of cornstarch. Ito po ay optional lang, 1/4 teaspoon ng vanilla. Kung wala po kayong vanilla, pwede naman pong huwag na kayong maglagay. Nag-add na rin po tayo ng 1/8 teaspoon ng salt. At ng isang pirasong egg yolk. Then, i-mix po muna natin mabuti. Hindi pa po ito nakasalang sa apoy ha. Isasalang lang po natin ito kapag ito ay nahalo na natin mabuti. Dapat pong ma-mix muna itong mabuti ha at hindi na makikita ang ating egg yolk para hindi naman po ito maglasang itlog. Maglagay na rin po tayo ng 1 teaspoon of butter. At i-mix lang po uling mabuti. Kapag na-mix na po natin itong mabuti, isalang na po natin ngayon sa ating kalan. Mahinang apoy lamang po ha. Saglit lang naman po itong maluluto, kaya huwag na huwag nyo pong iiwanan ang ating custard. Kasi po, madali lang po itong masunog. At kapag nasunog na po ito, mag-iiba at mag-iiba na po talaga ang lasa nito. Pansinin niyo po ngayon, nag-uumpisa na po agad itong kumulo.
Dire-diretso lang po ang paghahalo natin ha, hanggang sa tuluyan na nating ma-achieve ang tamang consistency nito. Ngayon po ay nag-uumpisa ng lumapot, pero diretso pa rin po ang paghahalo, hindi pa po tayo tapos. Kapag ganito na po ang consistency, papatayin na po natin ang apoy dahil mas lalapot pa naman ito kapag ito ay unti-unti na pong lumamig. Ang ginawa ko po, naghiwalay po ako ng kaunting custard cream at lalagyan po natin ito ng strawberry flavor. Nang sa ganon, may ibang variants naman po ang ating custard cream buns. Maglagay lang po tayo ng 1/8 to 1/4 teaspoon ng ating strawberry flavor. At para mas ma-achieve natin ang reddish color nito, mag-add din po tayo ng 1/8 teaspoon ng ating red food coloring. At haluin lang po ulit natin itong mabuti. Napakabango na po ngayon ng ating custard cream. Ilagay lang natin ngayon ang ating mga custard cream sa isang plastic. Kahit anong plastic po ay pwede ha. Pwede po yung mga plastic ng yelo para mas madali lang po natin itong mailagay mamaya sa ating mga buns. Pero kung wala naman pong plastic, pwede nyo naman pong gamitan ng kutsara. Balikan na natin ngayon ang ating dough. O, diba? Mas lumaki na naman. Tanggalan lang po natin ito ng konting hangin. At ito po ay ating ipa-flatten. Then, para naman po sa paglalagyan ng ating custard cream, gumamit lang po tayo rito ng ating baso. Para lang po mas lumalim ng kaunti yung paglalagyan natin ng ating custard cream. Bago po tayo maglagay ng ating custard cream, magbrush po muna tayo ng ating egg wash. Ito nga po pala ang ating egg wash ay kalahating piraso lang po ng itlog at 1 tablespoon ng evaporated milk. Ito po ay tutulong para mas maging maganda ang outcome ng ating buns mamaya. Ilagay na po natin ngayon ang ating mga custard cream. O diba, mas madali po itong ilagay kapag nasa plastic na. Itong ating custard cream nga po pala ay sasapat para sa 10 buns ha. 8 lang po itong ating nagawa. 8 pong malalaki. Kagaya nga ng nasa ating thumbnail, hindi po tayo gagamit dito ng oven. Kaya, improvised oven po ang ating gagamitin ngayon. I-preheat lang po natin ng 10 minuto ang ating kawali. Ay mainit na, hinaan na po natin ng ganito kalakas lang ang apoy. At isasalang na natin ngayon ang ating lulutuing custard cream buns. Balikan po natin after 15 minutes. Make sure po na ang takip na ating gagamitin ay nakakover talaga ang ating kawali ha. Nang sa ganon, maluto po talaga ito ng mabuti. At para naman po sa mga may oven toaster, pwede rin po natin dito lutuin ang ating custard cream buns. Lulutuin naman po natin ito dito ng 6 minutes. Pero pag after 6 minutes, tingin nyo hindi pa po luto ang inyong buns, magdagdag pa po kayo ng another 2 to 3 minutes.
After 6 minutes, tingnan nyo na po ang ating custard cream bun na niluto po sa ating oven toaster. O, diba? Ang ganda po ng pagkakaluto at napaka-appetizing. Balikan naman po natin ang ating niluto sa ating kuwali. O, diba? Napakaganda rin po ng resulta. After 15 minutes po iyan. Palalamigin po muna natin ngayon ang ating mga custard cream buns. Gumawa naman po tayo ngayon para sa ating pang-coating. Maglagay lang po tayo ng 1 tablespoon ng powdered sugar at ng 1/3 tablespoon ng liquid milk. I-mix lang po natin itong mabuti sa isang malinis na lalagyan. Itong part na po na ito ay optional lang ha. Pwede pong wala naman ito. Pero kung gusto niyo lang po ng maibang uling variants ang ating custard cream buns, pwedeng-pwede niyo po itong gawin. Kapag malamig na po ang ating buns, i-brush lang po natin itong ating powdered sugar mixture sa gilid ng ating buns. Ginagawa po natin ang prosesong ito para kapag idinip po natin ito katulad ngayon sa ating desiccated coconut, didikit po ang ating desiccated coconut dito. O, diba? Ang ganda po ng outcome. Kaya siguradong mata pa lang po ng mga bibili o ng kakain dito ay maaakit na. At mas magiging sulit kapag ito ay kanilang natikman. And tcharan! Ito na po ang ating napakasarap na custard cream buns. Sana po ay na-enjoy nyo ang ating pagluluto ngayon ha. Ito pong ating nasa kanan sa unahan ay niluto po natin sa ating kuwali. At yun naman pong nasa kaliwa po na nasa unahan ay niluto po natin sa ating oven toaster. Wala naman pong masyadong pagkakaiba kung sa outcome lang. Mas fluffy nga lang po talaga kapag niluto po ito sa oven kesa po sa ating improvised oven. Pero still, hindi naman po ito masyadong mapapansin. Kaya pwedeng-pwede po talagang lutuin sa ating magic kawali. Tingnan nyo naman ito kung hindi ba kayo matatakam talaga dito. O, diba? Napakasarap. Sa mata pa lang natin yan. What more kapag ito ay ating natikman. Kaya po, subukan nyo nang gawin sa inyong mga tahanan. Sigurado akong hindi lang po ang mga chikitik ang mag-enjoy dito, kundi ang buong pamilya natin. Bago po natin pag-usapan ang lahat ng ating mga naging costing, may pa-shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Miss Gracielle Ann Ramos, sa Concepcion Family at Sawat Family. Shoutout rin po sa Baseya Family and Bihag Family at kay Miss Alicia Santa Ana. Shoutout rin po sa Family Juwanga ng Haro Iloilo. At shoutout din kay Rhea Urbano. Shoutout rin po sa Payungayong Family at sa Del Rosario Family. Maraming salamat po mga palalabs. Kakayanin po nating malampasan ang pagsubok natin ngayon, lalo na at ang ating mga pamilya ay magkakabigkis at magkakasama. Sa mga may pa-shoutout po, don't hesitate to comment down below dahil lahat ng inyong mga comments ay isa-isa ko pong pinabasa. Pag-usapan na po natin ngayon ang ating buong costing. Ang lahat po ng ating ginastos ay 96 pesos lang. O diba, wala pa pong 100 ang ating napakasarap na merienda? Nakagawa po tayo ng 8 piraso na 65 grams ang bawat isa. Kasama na po dyan ang ating custard cream. Pumapatak po na bawat isa ng ating custard cream buns ay 12 pesos lang. Kayo na po ang bahalang magpresyo kung magkano nyo po ito ibebenta ha. Kasi po pwede nyo po itong mas liitan o mas lakihan. Kaya mag-umpisa na po tayo sa pagnenegosyo ng custard cream buns. Please, don't forget to like and subscribe and click the bell button para lagi kayong updated sa tuwing ako ay nag-upload ng mga bagong video. Salamat mga palalabs!